Sarado na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong inudulog. Tututukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga ginaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot na aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagtunugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Miyerkules, April 4. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, kabakailan ay aming tinalakay ay hindi pa na-release na balikbayan boxes na ipinadala sa Hagibis Express. Nag-umisa ito sa reklamo ni Eileen Araniego. Nakausap natin ang pamunuan ng Bureau of Customs at doon nalaman natin ang mga prosesong dapat na gawin para ma-retrieve pa ito. Masalimuto kung tutuusin ang isyu ito dahil sa maraming dapat na pagdaanan sa mismong customs pa lamang. At habang amin tinututukan ang isyu ito, nakatanggap po kami ng maraming pang tawag na nagre-reklamo din sa hindi pa na-release na balikbayan box via Hagibis Express. At dahil po rito, constant na po ang aming coordination sa Manila International Container Port na sakop pa rin ng BOC. Isa nga sa naging requirements nila ay makausap ang mga complainants para once and for all, magkaalaman na kung may pag-asa pa na makuha nila ang inaasam-asam na balikbayan boxes. Sinamahan na responde ang mga complainants sa Bureau of Customs para makapanayam si Attorney Ruby Almeda na hindi man pumayag humarap sa kamera ay naging bukas naman sa katanungan ng mga kasamang Hagibis Express complainants. Yan po ang aming nirespondehan. Matapos lumapit ni Ginang Eileen Araniego sa Responde ay nakatanggap pa kami ng mas maraming reklamo laban sa Hagibis Express. Iisa lang ang hiling ng mga biktima, maibalik ang kanilang balikbayan boxes. Upang mas maunawaan ni na Eileen at ng iba pa kung ano ang nangyari kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatanggap ang mga balikbayan box na padala ng mga kamag-anak nila mula sa Singapore, ay sinamahan sila ng responde sa Law Division ng Bureau of Customs o BOC. Doon ipinaliwanag sa kanila ni Attorney Ruby Alameda, hepe ng Law Division, ang mga legal na aspeto at opsyon sa problema nilang ito. Under Section 1801 of the Tariff and Customs Code, na nagsasabi po na yung import entry po, yung customs declaration, kumbaga, yung customs entry should be filed within 30 days from date of last discharge. Unfortunately, yung three shipments ng Hagibis ay considered overstaying na. Kasi unang-una, wala pong import entry na na-file. Ang ibig po sabihin nito, sa investigation po namin, yung Hagibis ay hindi nakapag-remit ng pambayad ng mga dapat bayaran. Yung po eh hanggang sa bahay na ninyo dito sa Pilipinas, yung po ang kontrata nila. Kaya nga po door to door. Doon po sa binabayaran ninyo, covered na po doon ang customs duties and taxes, yung shipping charges, yung storage charges po, at yung tracking, yung pag-deliver po doon sa mismong bahay ninyo. Kasama na po yan. Ang nangyari po dito, mukhang hindi ni-remit. Kung ba't tinakbuhan kayo? Nabigyan din sila ng pagkakataon na magpahayag ng damdamin at magtanong. Paano po namin malalaman na yung box natin nandito sa customs o sa karantina? Nandito po sa customs siya. Kasi hindi pa lumalabas yan. Kasi po, ang box na pinadala ko ng sister ko, November 22, ang pick-up 28. November, wala po dito sa listahan niya. Nagbigay nga po ng letter sa amin. Wala, we have no access to that. Kasi like in your shipment, nandiyan pa siya eh. Kasi since no entry was filed yet, nandiyan lang yan. Sa dahilang legal, pinayuhan kami ni Attorney Alameda na huwag na munang detalyehin ang mga legal na prosesong kailangang pagdaanan ng pagsasaayos ng kasong ito.
Sa usapan, lumutang ang pangalang Carlito Bongsupan, ang licensed custom broker na itinuturong consignee ng Hagibis Express dito sa Pilipinas at siyang malaking susi para makuha ng mga biktima ang kanilang balikbayan boxes. Noong consolidated doon, meron siyang agent dito sa Pilipinas. Nagkatotoo ang agent dito, nakalagay na consignee sa Bill of Lading, si Carlito Supan, under Section 1203 of the Tariff and Customs Code. Whoever is the consignee is presumed to be the owner of the cargo. Meaning to say, siya po ang kinikilala namin. Kung sino po nakalagay sa BL. Kaya nga po, hindi siya ngayon nag-file ng entry within 30 days. Maswerte namang nasa bisinidad lang ng BOC si Supa ng mga oras na iyon at nagkaroon kami ng pagkakataon na maihirap siya sa mga nagrereklamo. Nagpaliwanag din si Supa na hindi nagbigay ng pera sa kanya si Carlos Butyong, ang may-ari ng Hagibis. Perang pambayad sana para legal na makuha ang tatlong container galing Singapore, bagay na wala rin siyang kontrol. Ayaw naman nila mag-elaborate ng kwento siguro. Kadalasan naman kasi sa tagal ko na dito, ang cost talaga niyan is na expense na gastos sa hindi maganda. Kaya hindi na na-cover up yung mga na invest kung saan-saan tapos na lugi. Nangako naman ito na gagawin ang lahat para maayos ang gusot na ito. May-ari siya ng Uniship Singapore. Parang yun siya, shipping line. Kasi kilala daw nila yon. Humingi sila doon ng tulong financial. Actually, nag-email siya sa akin, si Jit. Nagpa-compute siya ng charges. Pinoward ko naman sa kanya kaagad. Ayun, inaantay ko lang din yung reply niya. Sa akin lang, sana huwag kayo. Actually, marami akong narinig, nagagalit sa akin. Actually, ang license ko rin nakataya dito. Hindi ko naman po talaga sinasadyang mangyari yan. Kasi, kung tutusin, once na hindi na yan sumipot si na Carlos, wala silang problema. Ako may accountability dito sa customs kasi ako may license dito So ngayon, humingi lang ako ng konting understanding tsaka lahat naman ginagawa ko para mapakiusapan tong si Carlos na ma-release yung kargamento. Sa kabila ng komplikadong sitwasyon, puno naman ng pag-asa ang mga biktima na makukuha pa rin nila ang mga padalang pinaghirapan ng kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat po sa Net25. I hope na matulungan po nila kami na maklaim namin yung baggage namin sa Hagibis Express. At ito po ay napakalaking tulong sa amin. Ngayon po, nagpapasalamat po kami sa Net25 dahil sila lang ang tumutulong po sa amin sa ngayon. Baka sakali po at makuha namin itong mga pinaghirapan ng aming mga pamilya na nandun po sa abroad. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Umasa po kayo mga kaibigan, natutukan ng responde ang isyong ito. Hangad din po namin na sa programa na makuha na ng mga klaiman sa mga bagahin para talaga sa kanila. Mga bagahin pinagsikapan ng mga mahal na sa buhay. Mga kaibigan, tutok lang po. Magbabalik ang responde.